Hi, Abraham. So, nandito ako ngayon sa Fort Santiago, kung saan titignan natin, magbibigay tayo ng konting update dito kung anong meron dito sa Fort Santiago po. As of the moment, dito sa likod ko ay maraming tao dahil tips ko lang bago pumasok dito sa Fort Santiago, you have to download first the staysafe.ph na application para kayo makapasok dito. At the same time ay may registration fee. So, ang registration fee for the student is 50 while sa mga regular is 75. So, may oras din sila dito. Welcome back, Abrahamer. So, dito pa din ako sa labas kung saan pumipila sa main entrance dahil sa sobrang daming tao. Tingnan nyo, Abrahamer, nakikita nyo sa sobrang daming tao. So, hindi basta-basta makapasok. At ang kagandahan dito ay may marker sila. Okay, so they are still observing the proper distancing. At the same time, magre-register ka muna bago ka makapasok, as I said a while ago. So ayan, ang dami. At saka, time to time, nagkakaroon ng reminders yung mga guard regarding sa application na na-download nila, dahil you have to fill out informations para doon sa contact tracing. So ayan, no? So ayan si Kuya Guard. So talagang iniisa-isa para pagdating mismo sa gate ay mas mabilis, smooth ang pagpasok. Magbabayad ka na lang ng registration fee mo. So ayan yung sa harap ko. Ang dami. Ang dami yan. Ayan, no? So ang daming tao. So hindi ko alam kung ano oras kami makapasok, kasi the time is 4:15. So dito pa rin kami sa labas. So as I said, bibigyan ko kayo ng update mamaya pag ako'y nakapasok na. So dyan lang kayo. So, welcome back, Abrahamer. So nandito ako din sa labas ng Fort Santiago, kung saan very strict yung protocol regarding sa contact tracing, na kung saan bago ka makapasok dito sa Fort Santiago, you have to download first the application staysafe.ph. Then you have to fill out all the information. Then the guard will check the information online. Then pagkatapos nyon ay dahil sa sobrang daming tao, tingnan nyo, nakikita nyo ang daming tao. So may registration doon sa pinaka main gate na kung saan, tapos na po, na kung saan you have to pay the entrance. Okay, so ayan nakalagay, oh. So open daily start 8 o'clock hanggang 21. So entrance fee is 75 and 50. So as you can see, Abrahamers, ang daming tao. Today is Saturday, is 5:20. So ang daming tao, nakapila. So hindi ka basta-basta makapasok kapag hindi ka makapag-download. So ganun ka-strict yung contact tracing dito sa Fort Santiago. So stay tuned lang, Abrahamers. So pag ako yung nakapasok, I'll give you an update. What's really inside the Fort Santiago? Bakit ang daming tao ang gustong pumunta dito? Abrahamers, malapit na ako sa gate. So, konting-konting sandali na lang at makakapasok na ako dito sa gate, sa loob mismo ng Fort Santiago. So, pagdating dito sa pinaka-entrance, so, kailangan mong kumuha ng thermometer mo o scan ng temperature mo kung ikaw ay normal. Siyempre, that's mandatory. Tapos, ipapakita mo yung
application mo. So ito ho, ito ang kailangan niyo i-download bago kayo makapasok dito. So malapit na ako at sa likod ko sobrang dami pa din. Ayan no, ang daming tao. So kaya muna kayo. Hi Abrahamer, so nandito ako ngayon sa loob na mismo ng Fort Santiago. Okay, para sa kaalaman ng lahat ng viewers, so Fort Santiago was built in 1593 by the Spanish navigator Miguel Lopez de Legazpi, and it was architect by Gomez Perez das Mariñas. Okay, so Fort Santiago was also a part of the Intramuros, or it also known as the World City. So, ano ba ang naging silbi ng Fort Santiago na ito noong panahon ng mga Spaniard? Okay, so Fort Santiago is also served as the storage of ammunition and converted into a prison cell. So, naging kulungan din ito. So, sino yung mga nakakulong dito? Siyempre, yung mga Pilipino. So, those Filipinos who are activists and political resistance of the government. And one of the famous names na nakulong dito ay si Dr. Jose Rizal. So, he was imprisoned here before his public execution. So, ito yun. So, it was historical. Okay? And additional is, ginamit din ito ng mga Japanese ang Fort Santiago bilang kulungan. Kulungan ng mga Filipino na lumalaban sa kanila. So, ito. So, napakaganda dito. Marami mga tao. So, hindi ko pa masyadong naikot. Dito pa lang ako sa pinakagitna at pinapakita ko pa lang sa inyo kung ano ang meron dito. So, mamaya papasukin natin ang bawat party dito ng looban ng Intramuros dito. Okay. So, bibigyan ko kayo ng update mamaya. Yan. So malalaki yung mga wall dito, makikita mo dito. So yung mga looban dati, ayun o, may mga sa looban. Ayan. So yan ang ginamit dati ng mga kulungan para ikulong yung mga aktivistang Pilipino na lumalaban sa pamahalaang Espanyol. So, yung nakikita yung mga dating mga structure ng mga buildings na kasaan ngayon ay parang inaayos na nila. So, sobrang luma na kasi. Remember, this Fort Santiago was built in the late 1590s. Okay? So, matagal na talaga. Ayan. So, makikita mo dito ang mga lumang pader. Pero, ang kakapal. Okay? Kaya dito, ay sinasabing walled city ang Intramuros dahil nga it is surrounded by the wall. Okay, ginamit ito ng mga Spaniards, okay, mga Spanish para maging kuta nila when they colonized the Manila. Okay. So, papasok tayo dito sa looban. Kung ano mayroon dito, ayan, mga lagusan. Ayan. So, dito makikita atin yung mga tubig. Ayan. Okay. Ito yung loob ng Fort Santiago. Tingnan mo, makikita mo dito ang taas ng mga wall. Diba? Ang tataas ng wall. Tingnan mo yung mga pader, no? Makikita mo ang taas dito. Kasi, sabi ko sa inyo, naging kulungan ito. Ginamit ito para maging kulungan ng mga aktivistang
Filipino na lumalaban sa pamalaang Espanyol. So dito makikita natin maraming tao nagpapapicture dun sa wall. Ayun o. Makikita. Ayan. Ito. Para ako sa loob ng Fort Santiago Abrahamer. So makikita mo talaga, no, ang taas ng wall at ang kakapal. So kung ikaw talaga dito ay makulong, ito yung unang panahon, siyempre hindi ka basta-basta makakatakas dito sa sobrang kapal ng pader at sa taas ng mga pader na iyan. So mahihirapan talaga yung mga Pilipino na tumakas kung sila ay nahuli dito ng mga Espanyol. So diba sabi ko, naging kulungan ito ng mga Pilipinong tumataligsa sa pamahalaang Espanyol noong panahon ng kanilang kolonisasyon. So ayan. So that makes it sense na sinasabing Intramuros is known as the walled city. It is simply because it is surrounded by the wall. Okay? It is surrounded by the wall. At hindi lang siya basta-basta wall, ha? Nakakapal na pader at matataas na pader. So, ayun, no? So, ayan. So, yung mga tao dito ay marami nagpapapicture. Papasok ulit ako sa isa sa mga pinakamagandang view dito. Dito na tayo sa looban. So, may mga guard pa rin na talaga nagbabantay. Kuya guard, ayan, makikita natin. Tingnan mo yung pader, ha? Ang kapal. Ang kapal ng mga pader dito. So, makikita. So, ayan. Hello. So, ayan, dito na. Ito ang tinatawag na Plaza de Armas. Okay, bakit kaya, kuya? Bakit tinawag na Plaza de Armas? Hindi alam ni kuya. Okay, so dito ay tinawag siyang Plaza de Armas dahil ginamit ito ng mga military sa kanilang pag-iinsayo, military drills dito din ba? At dito rin kung saan nakatayo ang estatwa ni Dr. Jose Rizal. Ayan, no? Ang ganda, di ba? Ayan. Ayan. So, mamaya ulit. So, ayan. Ito ang isa sa loob ng Fort Santiago na tinatawag na Plaza de Armas. Okay? Bakit siya sinabing Plaza de Armas? Sinabi ko nga sa inyo kanina na ito ang ginamit na open area ng mga sundalong Espanyol para sa kanilang mga drill, military drills. So dito rin ang makikita ang nakatayong monument ni Dr. Jose Rizal. Ayan, no? So makikita natin, dahil sabi ko nga sa inyo kanina, isa si Dr. Jose Rizal ang nakulong dito. Dahil alam naman natin si Dr. Jose Rizal is siyang number one critic ng pamahalaang Espanyol. Kung kayo ay tapos na sa Noli Mitangere at El Fili, ako saan ito yung nobela na sinulat niya patungkol sa mga tiwaling Espanyol. Okay, sa mga maling-maling pang-aabuso ng mga Espanyol. Okay. So, papasok tayo sa Raja Sulaiman Theater. Okay. Dito. Ayan. Tingnan mo, ang kakapal ng mga pader. Ayan. So, talagang ginamit ito.
Ikikita mo dito yung mga pader na makakapal. Okay, wait lang. Excuse po. Okay. So, ito. Ito yung loob. Okay. Ayan. So, maliban sa makakapal, ang kataas na mga pader. Kahit sumigaw ka dito, wala makakarinig sa iyo. Diba? So, ayan. So, dito, may isang portion dito na kung saan makikita natin si sino? Sino makikita natin dito? Si Dr. Jose Rizal. Ayan. Nasa loob siya. Nasa loob siya ng isang kulungan na ito dati. Okay. So, nakatalikod siya. Okay. Dito, manggagaling si Dr. Jose Rizal para sa kanyang final execution doon naman sa Bagong Bayan. Okay, di ba? Sabi ko sa inyo, dito nakulong si Dr. Jose Rizal before his public execution doon sa Bagong Bayan o sa Luneta. So, dito siya nanggaling. At ayan siya, nakatalikod siya. Okay? Na kung saan, di ba, kanina nakatalikod siya dito, dito mismo ako sa harap ng kulungan ni Dr. Jose Rizal, kung saan nakaharap na siya dito. Ito yung mga final moment, okay? Kumbaga, final walk ni Dr. Jose Rizal dito galing sa Fort Santiago bago siya dalhin sa Bagong Bayan, o ngayon ay tinatawag na Luneta. So, ayan, no? So, hindi ko makita dito yung, actually, meron ditong mga final footsteps ni Dr. Jose Rizal from his cell dito sa Fort Santiago. Okay, ayan. Patungo sa Bagong Bayan. So, this is the what we call the last walk of Dr. Jose Rizal. Galing sa kanyang kulungan. Okay, ayan. Okay, so ito na, Abrahamers. Maganda sana, no? Kung nakita natin talaga yung final footsteps ni Dr. Jose Rizal. Kasi, dito yun eh. Diyan nagsimula. Okay, sa kulungan niya. Papunta dito. So, bakit wala na? It is simply because this area was renovated at natakpan na yung flooring. Kaya wala na mismo yung mga final footsteps ni Dr. Jose Rizal. Pero dito, to commemorate of Dr. Jose Rizal, nilagyan nila dito ng ganito. Dr. Jose Rizal, last walk to martyrdom. Pray. Ayan, yan ang mapa kung saan yung mga huling sandaling paglalakad ni Dr. Jose Rizal sa kanyang kulungan dito sa Fort Santiago patungo sa Bagong Bayan, o kaya tinatawag ngayon na Luneta. Ayan. So, nandito ako ngayon sa tinatawag na The White Cross. So, ano ba itong White Cross na ito? Ito yung dito, kasi naging tulungan ito ng mga, this area was imprisoned by the 600 Filipino people. Okay, 600 Filipinos na kung saan nakulong sila dito ng mga Japanese. Take note, ito sa Japanese time na nandito sila kinulong at maraming namatay dito dahil nga sa sobrang daming kaguluhan, iba na baha kasi sa likod nito may tubig, ilog. So ayan, the 600 decomposing corpses, victims of atrocities during the Second World War II, okay, discovered at the dungeons by liberation forces of the United States were buried in mass under this white marble cross. Ayan. Ayan, no? So, take note, ha?
ang daming Pilipinos ang namatay dito sa mismong area na to. Dahil sa this is last part of 1945. Okay. So ayan, maraming Pilipino namatay dito. Ayun, nakalagay dito, oh. Ayan, oh, nakalagay. So ayan. Yan ang nakalagay dito kung bakit. Last days of February 1945. Nandito mismo. Okay, nandito mismo. Ang maraming Pilipino ang namatay. Kaya, and commemorate those souls. So, nilagyan niya ng white cross. And so, maraming mga historical events ang nangyari dito sa Fort Santiago. Hi, Abrahamer. So, nag-rest muna ako. Dito pa rin sa Fort Santiago. Dito sa likod ko yung Manila Bay. May lagusan kasi dito. So, nagutom ako. Di ba sabi ko sa inyo, my diet is LCIF. So, para hindi na ako gumastos at hindi na ako bibili pa ng food dito, kung anong food meron dito, para hindi masira yung diet ko. So what I did is nagbaon ako na maruya saging. O diba? So healthy food pa rin ang iniisip kahit nasa vlog, outside, nasa 12. Wow, nasa 12. So may baon pa rin ako para hindi masira. Then nagbaon din ako ng tubig para hindi na ako bibili. Pero sa hirap ng buhay ngayon, andala, dito yung mga mineral ang mamahal. So, sa bahay na, ay nagdala na ako ng tubig at may maruya. So, kahit mabigat sa chat yung maruya eh. So, nag-rest muna ako for a while. Then, mamaya, mag-resume ako ng ship na naman sa mga ibang historical places. So maraming mga tao dito ang namamasyal. So despite with the pandemic, kailangan natin lumabas para magkaroon ng new ambience, magkaroon ng new environment, para magkaroon tayo ng positivity. Despite with this pandemic, kahit wala pa tayong vaccine, still life must go on. Okay, we must forward our life para tuloy-tuloy lang. Ayan. So, end muna. Break time. See you later. So welcome back. So dito ako dito sa portion ng Fort Santiago na kung saan nakikita natin ang huling paalam na sulat na liham ni Dr. Jose Rizal. Ito. So ito yung pinaka-original niya, yung Mi Ultimo Adios. Ayan. Kung saan may lagda dyan. Nakikita mo kanyang lagda. Ayan o, Jose Rizal. Ito yung kanyang huling paalam bago a night before siya magkaroon ng final execution. Pagkatapos, itong Mi Ultimo Adios ay ginawa ng iba't ibang version. Okay? Iba't ibang version. Ito yung English version, The Last Farewell. Okay, ayan.
Pagkatapos dito, makikita mo rin yung Mi Ultimo Adios ba yung Cerezal, pero in Chinese version. Ito naman ang Chinese version. Ito naman yung Korean version. Same pa rin yan. Then, pagkatapos, ayan. So, nandito lahat. Iba't ibang version na sulat ng huling paalam ng Cerezal. Ayan. Ito naman, the Embassy of Hungary. Mi Ultimo Adios. Ito naman ang Hungarian translation. Pagkatapos, ito rin yung Italy version, Italian version, huling paalam. Pagkatapos, ito. Yung last version ng Romania. Ayan naman. So, iba-iba. So, ganun ka, binigyan nila ng halaga, ganun ka kilala si Dr. Cerezal at ganun ka siya katanyag dahil si Cerezal ay isang polyglot. Pag sinabing polyglot, siya ay dalubhasa sa iba't ibang langguwahe o salita ng iba't ibang bansa. So, ganun siya katalino. Okay? So, ayan, no? Makikita natin ang pader. Yung mga tao, nagpipicturan. Hello, Abrahamers. So, dito ako sa taas. Okay, sa taas ng mga pader. Kung saan, kung inyong napapansin, ang bawat pader, sila ay may mga butas. Ayan, no? May mga butas. Pader. Pagkatapos, may mga butas. So, bakit kaya may mga butas? Dahil, yan ay mga lagayan ng mga kanyon. Okay. So, yun ang armas ng mga soldado. Okay, na ginagamit sa mga intruders dito sa Wall City. Para malayo pa lang ay nakikita na nila agad ang mga kalaban at po pwede na nila agad paputukan ng mga kanyon itong mga taong gustong pumasok dito sa kanila. So, ayan ang dahilan kung bakit. Ayan, no? Ang taas. Ang taas. Kapag dito ka sa baba, sa taas galing, napaka taas. Ayan, no? Nakakatakot sa sobrang taas ng pader. So, dito, mas mabilis nilang napupuksa agad yung mga intruders. Kaya may mga butas yan dahil yan ay lagayan ng mga kanyon ng mga Espanyol. Dahil, diba sabi ko nga, ito ay isang ginawang kulungan ng mga puta ng mga Espanyol. Kaya ayan ang dahilan kung bakit. Ayan, dito ako sa pinakamataas. Ayan ang taas ng pader. So, malayo pa lang yung mga intruders, nakikita na agad ng mga Espanyol ang mga paparating ng mga kalaban. So, nandito. Ayan. So, bawat area dito ay may mga monument ni Cerezal. So, talagang kasi siya ang pinakasikat na nakulong dito.
We'll be right back.